بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan, mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zaka, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyina, verse 5. Matatagpuan po natin to na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa at itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zaka. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zaka ay inubliga po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin noong mga nakaraan nating mga aralin, nakapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin, at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, na ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang nisab, ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangang marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawanggawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka, ayon na rin sa mga pantas natin, ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon niya ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang
na hindi na ibibigay ang tamang zakah sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zaka ay wala na siyang mapagbigay ng zaka at wala nang tumatanggap ng zaka niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zaka dito. Ang mga pinagkukunan ng zaka ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zaka, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zaka. Pangalawang kukuhanan natin ng zaka ay yung mga hayop. At ang nabanggit po na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zaka ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zaka ay ang pangatlo dito yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zaka. Kapag ang isang tao, nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zaka. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas, o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo, ay bumabalik po ito sa tinatawag na uru tijara o yung paninda niyang pang negosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zaka o labasan ng zaka ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zaka sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalum min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka, ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado, samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman,
Hanggang ito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po ang share ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.